Morning guys, ayan po, naka-harvest po ako ng tanim naming pechay, yan. Mas gusto ko pong tanim ganito, yung mapapakinabangan, di ba? Yan, may tanim po kasi kami sa taas niyan, sa terrace namin. So, ayan na po ang aking prepare. So, gagawa po ako ng fried chicken, yung sariling recipe lang po guys. Hula-hula na lang kung ano yung nasa ref, nasa kitchen ng mga ingredients. So, yun ang ginamit. So, magkikinamatisang manok po ako guys, dahil may pechay akong na-harvest. Kaya, ayan, simpleng lutong bahay lang po yan guys. Pero masustansya. Ayan po guys, ang aking niluto. Konti lang po guys kasi pang tatlong katao lang naman. Yung fried chicken kay Shari kasi gusto niya yon. Ayaw niya ng gantong sabaw-sabaw, hindi siya mahilig. So guys, talaga mas gusto ko kasi nagluluto ako kahit na simpleng lutong ulam lang kaysa yung mga ready-made. Kasi karamihan sa ready-made, my God, 1 PM pa lang, may mga bubbles na. Medyo siguro hindi maganda yung pagkaluto. So pagka lutong bahay, luto mo talagang sarili. So alam mong malinis, di ba guys? Ayan, plating na po tayo para po kay Ella, sa aking pamangkin, kasi dito ulit siya kakain. Guys, ang aking masarap na kinamatisang manok with fresh pechay, sarili naming tanim. Ayan guys, di ba? Pagluto mo talaga, sure kang malinis, di ba? Alam na. So ito naman po yung fried chicken para kay Shari. Hindi siya mahilig kasi sa mga sinabaw-sabawan. So, yan. Magsasabaw lang siya pero yung laman hindi niya kakainin. Thank you guys for watching.